Hello, kumusta po mga ka-channel? Anong ganap natin sa araw na ito? At kumusta po ang mga buhay-buhay natin? At muli maraming salamat po sa inyong suporta at panunood sa ating Rog channel. At sabi ko nga po noong nakaraang vlog natin na ang puso ko po ay nagagalak sa patuloy ninyong pagsuporta at patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga vlog. Naisin po natin na makatulong at makapagbahagi ng kaunting kaalaman sa inyo na mga manonood at maraming salamat din po sa mga bagong taga-subaybay natin, sa mga bagong subscriber natin at huwag niyo pong kalilimutang i-hit ang like button natin para nang sa ganon ay mairekomenda pa po sa mas maraming tagapanood ang ating mga videos and at the same time ay mag-subscribe na rin po para nang sa ganon. At ganon din po, maraming salamat sa pagpindot nyo, sa pag-click ninyo ng subscribe button upang nang sa ganon ay mas dumami pa ang kabilang sa tinatawag nating community natin dito sa My Rog Channel. At bago natin ipagpatuloy ang ating usapan, ito muna. Shout out! What's up out? What's out? What's out? What's out? Gutabat? Sa totoo lang po, napakaraming messages na nanggagaling sa inyo at napakaraming encouragement, napakaraming positive comments, napakaraming magagandang comment ang nababasa natin at patuloy na dumarami tayo at the same time ay may mga kaibigan tayo, may mga kakilala tayo na kung saan subscriber din natin na patuloy na tumutulong din sa atin upang nang sa ganon ay masagot yung mga tanong ng ating mga kababayan patungkol dito sa Buhay Canada at kung paano tayo napunta dito and at the same time kung paano yung mga gawi o pamumuhay natin dito sa Canada. At maraming salamat dahil kahit na hindi ko sabihin o kahit na hindi ako humingi ng tulong sa inyo ay tinutulungan niyo po ako na sumagot ng mga tanong ng ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy nga ng ating vlog sa araw na ito ay nais ko lamang sagutin yung napakaraming tanong o napakaraming suggestion ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi ng daigdig, nasa iba't ibang bahagi ng mundo, sa Pilipinas man. Ganon din po kung paano raw ba kami napunta dito sa Canada. Kung matatandaan niyo po, may vlog na ako patungkol sa kung paano kami napunta dito sa Canada at kung magkano yung naging gastos namin, maaaring hindi nyo pa napanood iyon at ililink ko na lang po sa description box kung paano kami napunta dito sa Canada. Pero specific na tinatanong, siguro mahigit 100 yung tanong, private and sa mga comments po, kung paano daw kami napunta dito sa Canada at kung paano namin i-prenosis yung papel namin. Okay, so jump na po tayo doon sa pag-uusap natin, ano? Tama po yung mga narinig nyo noong unang vlog natin na kami inapunta dito sa Canada nang walang agency o wala yung tinatawag nating consultancy o recruiting agency. So paano po nangyari yun? Pwede naman po talaga na mapunta ang isang Filipino, ang isang kababayan dito sa Canada kahit na wala yung tinatawag nating recruiting agency o yung consultancy upang manirahan o magpatuloy ang pamumuhay dito sa Canada. Ito yung tinatawag nating direct hire. So ang specific na pag-uusap natin ngayon ay tinatawag nating direct hiring kung tawagin natin. So paano ba nakukuha yung nating direct hiring? Po pwede na sa mga application niyo o katulad nung binabanggit natin, pwede kayong mag-apply online sa iba't ibang job websites katulad ng Job Bank ng Canada, Indeed.com, LinkedIn, sa mga provincial job sites ng mga iba't ibang probinsya dito sa Canada ay po pwede nyo silang puntahan. Yun yung mga option natin upang nang sa ganon ay makarating tayo dito sa Canada na kahit na wala recruiting agency. So sa pamamagitan nga ng direct hire, so paano ba yung proseso nito? Katulad po ng nangyari sa amin, kami ay ni-recommend, hindi in-sponsor
magkaiba po yung recommendation at saka ni-sponsor, di po ba? Kami ay ni-recommend ng kamag-anak namin sa isang food company dito sa may Canada na kung saan sila yung nagbigay ng direktang job offer letter sa amin at kami naman mismo yung nag-process ng papel namin. Hindi kami gumamit ng ibang tao, ng agency, ng recruiting agency o ng representative dito sa Canada upang ma-process yung papel namin. So, dumaan muna kami, siyempre, natural application din after na makuha o manominate kami, ay binigyan kami ng nating job offer letter. After the job offer letter, ay pinroses naman namin yung papers namin, particularly sa SINP o yung Saskatchewan Immigration Nomination Program. Doon sa SINP, ang tinahak naming path ay SINP, not express entry, direct hire. So yung path na yon ang nagbigay daan upang nang sa ganun mas mapabilis yung application namin up to sa pagiging permanent resident namin dito sa Canada. So pagkatapos naming ma-approve sa SINP ay binigyan kami ng dalawang option. So po pwedeng mag-apply kami ng work permit, tawag nating temporary resident work permit, or yung permanent residency. So dahil nga gustuhan namin mag-asawa na mapunta agad dito sa Canada, sa loob ng mga ilang buwan lang, nagsimula kami ng 2014 at natapos kami ng 2015, inuna namin na apply o i-process yung tinatawag nating work permit application. So after 2-3 months ay nakatanggap kami ng approval ng tinatawag nating work permit application at ready na nga kami after siguro mga 6 or 7th month ng approval namin ay po pwede ka na kami pumunta dito sa Canada. Pero habang ina-apply namin yung work permit namin ay in-apply na rin namin yung permanent residency namin dito sa Canada. Kumbaga, rinosos namin yung dalawang application. So yung work permit application and at the same time yung permanent residency application. So pagkatapos nga nun, ay na-approve na kami sa work permit application namin habang lumalakad naman yung permanent residency application namin. So on the 10th month ay ready na talaga kaming pumunta dito sa Canada at pre-process na namin. Pero alam namin na yung application namin sa permanent residency namin, kung makikita namin, wala pang bar noon pero nagme-message o nag-i-email ang CIC during that time sa amin na kung ilang porsyento na yung aming application. Sa mga panahon na yon ay sinasabing malapit na kami na mag 100% sa mga panahon ng application namin ng permanent residency. During that time, as sabi ko nga, approved na kami sa work permit. So ang hinihintay na lang namin ay yung permanent residency. So we decided na pumunta na nga sa Canada kahit na work permit ang hawak namin upang nang sa ganun ay makapagsimula na kami makapagtrabaho at manirahan dito sa Canada. So sa Makatwid, nagtungo kami dito sa Canada na may hawak ng work permit. Pero prior sa paglipad namin dito sa Canada ay tinawagan kami ng Embassy of Canada sa Pilipinas na ready na daw yung aming papers at approved na yung aming permanent residency, kaya pinadadala na yung aming ready na raw yung aming papers at approved na yung aming PR at pinasasubmit na nga yung passport namin para matatakan ng permanent residency. Kaya lang sinabi ko sa kanila na isang linggo bago ang flight namin kasi sila tumawag noon. Kaya sinabi ko na pagdating lamang namin dito sa Canada. Kaya lumipad pa rin kami dito sa Canada nang hawak namin ay work permit. At pagdating namin dito sa Canada, sinend namin pabalik yung aming passport sa Pilipinas, sa Embahada ng Canada sa Pilipinas upang tatakan naman nila ng permanent residency. After 30 days ay natanggap na namin yung permanent residency namin na nakatatak na doon sa aming passport. Kaya kumbaga, nagpunta kami dito sa Canada ng dalawa ang papel na hinahawakan namin. Ang work permit at ang PR o yung permanent residency. Kung susumahin, ang application namin ay tumagal ng saktong isang buong taon. Magkasama na nung naiproseso ang work permit at ang permanent residency. So ganoon yung naging application namin. Medyo may kahirapan ng kaunti sapagkat dalawa yung aming ipinaproseso, dalawa yung aming iniisip. Kaya lang at the end ay worth it naman. Medyo magastos yung aming naging application during that time, pero
sulit naman. Kaya nga sa mga kababayan natin na nagtatanong kung ano daw ba yung kanilang uunahin, kung nakatanggap kayo ng work permit na i-apply ninyo, siguro pwedeng unahin nyo na yon. At kung isinagyas naman na i-apply nyo na yung inyong PR, siguro kung meron namang salapi, kung meron namang pera, why not, diba? Kasi pagdating mo dito, hindi mo naiisipin kung ano-ano mga proseso o kung ano-ano mga papel pa yung iyong ipapasa sapagkat nagtatrabaho ka na lamang. At mas magiging madali na para sa iyo later on. At sana po nasagot ko yung inyong mga tanong, yung inyong mga private messages patungkol sa kung paano kami napunta dito at kung ano ba yung pathway at kung ano yung path na tinahak naming mag-asawa. So to wrap up, kami po ay nag-apply, kami ay nirecommend, at kami ay natanggap sa tinatawag nating SINP, not express entry, direct hire ang naging path namin. In-applyan po namin yung dalawang application. Una ang work permit application, pangalawa ang permanent residency application. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagsuporta. At kung hindi ka pa subscriber ng channel ito, mag-subscribe na, i-hit ang like button, mag-comment down below, at pwedeng-pwede nating i-share ang ating mga videos. Hanggang sa muli, salamat, paalam.